Mga kababayan, sa mga nakaraang taon, ang bilang ng mga kaso ng dengue sa Pilipinas ay patuloy na tumataas kaya't mahalagang magsagawa ng mga konkretong hakbang upang mapigilan ang pagkalat ito. Ang pagtutok sa mas epektibong paraan ng pag-iwas sa dengue ay hindi lamang isang responsibilidad ng gobyerno kundi bawat membro ng ating komunidad. Tama ka dyan, Audrey, kung kaya't upang talakayin ang patungkol dyan ay makakapanayan po natin ang Division Chief Infectious and Tropical Disease in Pediatrics ng UP Philippine General Hospital na si Dr. Anal Ong Lim. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Morning, Doktora. Good morning. Okay, Doc, maaari niyo po bang ipaliwanag ang papel ng pagbabakuna sa pag-iwas sa dengue, lalo na kung meron ng iba't ibang mga intervention na magagamit? Paano naiiba ang first generation ng dengue vaccine kumpara sa second generation pagdating sa bisa at kaligtasan? That's a very interesting question, no, Audrey. Yung kasing ating kaalaman about dengue and prevention of dengue nakafocus nun sa ating nakasanayang interventions katulad na nung pag-iwas sa paggagat ng lamok, pag-control dun sa pagdami ng mga lamok, no? And yung ating awareness ng ating behaviors at saka mga kilos natin na makaiwas dun sa mga lugar kung saan may mga lamok na pwedeng magkalat ng dengue. Pero alam naman natin na hindi 100% of the time posibleng mangyari yon, no? Kasi kahit napakaingat natin, magaling din ang lamok at nakakalusot at nakakakagat and nakakapaglipat ng sakit. So as with any infectious disease, talagang very important, no, yung konsepto ng pagbabakuna kasi that allows our systems, so yung ating mga katawan na meron ng magkaroon na ng protection kung ano man yung kahit na magkaroon ng pagkakataon na tayo ay madapuan ng mga lamok at malipatan ng sakit. So, alam din natin na matagal nang nagkaroon ng mga developments sa pagtuklas ng mga bakuna laban sa dengue. And yung first generation, no, na tinatawag natin, yun naman yung mga naging yung mga bakuna na gamit noong, let's say, mga 5, 6, 7 years ago na actually continues to be used in many other countries. Dahil nga lang medyo nagkaroon ng kontrobersiya dito sa Pilipinas ay hindi na po siya na-distribute, no, sa ating market. Now, in the meantime, dahil nga marami talagang focus on understanding dengue and understanding prevention of dengue, nagkaroon na ng mga tinatawag na second generation na vaccines na nag-improve dun sa kanyang bisa at saka sa safety profile. So ito naman ngayon ay licensed na rin sa ibang mga bansa kung saan laganap din ang dengue at nagagamit na nila in their populations. Doc, paano po makakasunod ang Pilipinas sa layunin naman ng UN SDG3 na zero dengue deaths na sa 2030 at ano po yung papel na gagampanan ng second generation dengue vaccine upang maabot nga itong target na ito at posible po ba ito, Doc? Well, so that's also very challenging, no? Kasi syempre sabi nga natin, nakatutok pa lang din tayo dun sa mga karaniwan or nakasanayan nating mga paraan sa pag-iwas ng pagkalat ng sakit. So, pero I think lahat naman tayo we realize, no, kahit gaano tayo kaingat, hindi talaga may iiwasan na makagat tayo ng lamok. And pag nangyari na yon, there's always the chance na tayo ay madapuan nung sakit, no, which is dengue, no, and among other things. So, as I said, ang isa sana nating pinapangarap is makagat man tayo, tanggapin na natin mangyayari at mangyayari yon, basta may protection yung katawan natin, hindi tayo dapat kabahan, no, na tayo ay magkakaroon ng malubhang sakit. And hopefully, no, we will get to that point where people will have options na pagka meron sanang paraan for us to take the vaccine, eh mabigyan din tayo ng pagkakataon dahil maging available din siya sa Pilipinas. Okay, Doktora, dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng dengue sa Pilipinas, ano po yung mga limitasyon ng ating kasalukuyang ginagamit na strategiya sa pag-iwas sa dengue? At bakit may agarang pangailangan para sa mas agresibong
approach gamit ang bakuna? Well, ang ano kasi, no, ang limitations talaga ng current strategy is very dependent on community cooperation, I think, no? Kasi tayo man ay maging maingat sa ating sariling paligid, eh wala namang 100% sure way for us to avoid exposure. Hindi kasi yan katulad ng mga sakit na, let's say, kumakalat sa respiratory route. No? Tulad na lang ng COVID, for example, kung tayo ay consistent in mask use at tama ang paggamit ng mask, napapababa natin ang gusto yung tsansa nung pagkakahawa. Pero sa lamok, meron din naman tayong magagawa, pero yun ngang masabi na totally makakaiwas tayo, no, sa pagkakakagat ng lamok, eh mahirap din sabihin. So as I said, yung isa sa mga dagdag protection natin is to opt or to use the option of vaccines, dahil nga ngayon ay ginagamit na siya sa maraming lugar sa mundo. Ito nga po, Dok, sa mga bansang kalapit bansa sa Southeast Asia ay matagumpay na gumagamit na ng bakuna laban sa dengue. Ano po yung mga hakbang na dapat gawin ng Pilipinas upang mapabilis yung pag-aproba sa vaccine at makasabay na nga tayo rito? I understand, no, na ang ating government offices in charge of licensure are already studying itong mga datos na available para mabigyan ng authorization ang bakuna, no? So I think maganda rin naman na maging maingat, maging masusi, and siguro ang importante is also to capitalize on the experience of other countries na nakikita naman nating ginagamit ng maayos at ligtas, no, itong mga available na bagong bakuna. I think the important thing lang naman is huwag sana tayong mahuli, no, from the perspective na bakit naman hindi tayo pwedeng makinabang doon sa mga bakunang may track record naman for safety and efficacy. Okay, Doktora, sinabi mo, no, capitalize doon sa mga nakita natin mga bansa na gumamit na ng bakunang ito. Ano po yung mga aral na maaring matutunan ng Pilipinas mula sa ibang bansa na matagumpay na isinama yung bakuna laban sa dengue, at paano makakatulong yung mga kaalaman na ito sa pagpapabilis ng pag-aproba o pagtanggap ng bakuna laban sa dengue sa mga lokal na antas? Well, in other countries, maganda ang naging synergy, no, ng tinatawag na surveillance at saka yung pag-deploy ng bakuna. Ibig sabihin, inalam ng mga health authorities kung saan-saan at aling mga population groups ang mataas ang risk, at yun ang una nilang tinutukan para mabigyan ng karagdagang proteksyon. That's usually a strategy kasi mahirap namang asahan na 100% of the population ay mabigyan natin kaagad ng karagdagang protection from vaccines, kasi syempre very limited ang resources. Sabihin na natin meron tayong panggastos para maibigay ang isang public program. Yun yung mismong paano mo siya i-roll, challenging na yon. So utilizing under our understanding ano ba yung highly risk or high-risk areas para matutukan, and then yun muna ang bigyan ng pansin, and then sakupin yung ibang nasa paligid niya. By understanding or approaching it that way, mababawasan natin yung tinatawag na burden of disease at saka yung mga source cases na siya rin mismong nagdadrive ng lalo pang pagdami ng kaso. Kasi nga, diba, alam naman natin, yung lamok, kakagat. Pagka may nakagat siyang nagkataon na meron ding dengue, ililipat niya. So kung yung makakagat niya, wala nang sakit, di kahit nakakumagat pa siya ng ibang mga tao,
ay hindi na ganun kabilis yung pagkalat ng sakit. So yun din yung gusto nating ma-achieve by using different strategies para makabawas dun sa dami ng apektado ng sakit na ito. Ngayon nga, Audrey, dumarami yung kaso ng dengue. So ang sabi nga ni Doc, hindi maiwasan na makagat ng lambok. So dapat pa rin natin gawin ay mag-ingat at magtatag-ulan. Dapat iwasan din yung mga bagay na pag-iipunan ng tubig para nga maiwas na pangitlugan ng mga lambok. Well, gayon pa man, ano, maaaring maganda yung sinabi ni Doktora na sumubok tayo doon sa mga dengue vaccines. Yeah. Kung ito yung naging effective sa ibang bansa, ba't hindi natin gamitin, maging bukas din tayo dito sa Pilipinas. Ayan. I think ang gobyerno naman ay gumagawa rin ng mga hakbang para nga mapabilis na yung pag-aproba sa bakuna kontra dengue. Again, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng oras sa amin ngayong araw, Doc Ana. At muli nga po, nakapanayam natin ang Division Chief Infectious and Tropical Disease in Pediatrics ng UP Philippine General Hospital na si Dr. Ana Ong Lim. Maraming salamat po, Doc. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat.